Ngayong araw, Nobyembre 14, ginugunita ang 139 na taong kapanganakan ng isa sa pinakabatang general ng bansa na si Gregorio Del Pilar. Ang itinuturing na boy general ay lumaban sa digmaan laban sa Espanya at Amerika. Kilalanin natin si General Gregorio Del Pilar sa report ni Sofia Ocot. Ngayong araw, November 14, noong 1875, isinilang sa San Jose, Bulacan si General Gregorio Del Pilar, isa sa pinakabatang general na lumaban noon sa digmaan laban sa Espanya at Amerika. Kilala bilang Boy General, si Del Pilar ay pangalawa sa pinakabatang general noong himagsikan, kasunod ni Manuel Tino ng Nueva Ecija na naging general sa edad na 21. Kilala sa palayaw na goyo. Nagmula siya sa isang mahirap na pamilya kaya napilitang magtrabaho bilang houseboy upang makapag-aral at makapagtapos ng bachelor's degree sa Ateneo de Municipal. Pamangkin siya ng dakilang propagandistang si Marcelo H. Del Pilar. Sa murang edad na 13, tumulong na si Goyo sa tiyuhin nito sa pamumudmod ng mga artikulo nito laban sa pang-aabuso at korupsyon ng mga praile o pare. Taong 1896 habang nag-aaral pa sa Ateneo, umanib si Goyo sa Katipunan sa Bulacan kung saan agad nakilala ang kanyang kagitingan. Una itong sumabak sa digmaan sa Kakarong de Sili sa Pandi, Bulacan kung saan muntik na itong mamatay dahil sa ipinamalas na katapangan, napabantog ito at napromote bilang kapitan. Nang maging pinuno si General Emilio Aguinaldo ng Revolusyon, lalo pang nagkasunod-sunod ang promosyon ni Goyo hanggang sa maging general ito sa edad na 22. Tuluyang napahanga ni Del Pilar si Aguinaldo hanggang sa maging protege at kanang kamay ito ni Aguinaldo. Noong December 14, 1897, dahil sa kasunduan sa biyak na bato, pansamantalang natigil ang revolusyon. Nagbigay ng salapi bilang indemnity o bayad pinsala ang pamahalaang Kastila, kapalit ng exile o pagpunta ni Aguinaldo at mga kasamahan nitong revolusyonaryo sa Hong Kong, kabilang na si Del Pilar. Taong 1898, matapos matalo ng mga Amerikano ang mga sundalong Espanyol sa labanan sa Manila Bay, nagdesisyong bumalik ang hukbo ni Aguinaldo sa bansa para ituloy ang revolusyon. Ginawang pinuno ng Revolutionary Forces sa Bulacan at Nueva Ecija ni Aguinaldo ang batang general, kaya muling napasabak si Goyo sa mga labanan. Noong April 23, 1899, natalo nito ang hukbo ng mga Amerikano sa labanan sa Plaridel, Bulacan. Pero noong 1899, sa harap ng sunod-sunod na panalo ng mga Amerikano, napilitang bumuo si Aguinaldo ng isang peace commission para pansamantalang itigil ang laban. Hinirang nito si General Del Pilar para pamunuan ang Filipino panel na makikipag-usap sa mga Amerikano o Sherman Commission. Ngunit hindi nagtagumpay ang pag-uusap dahil nagmatigas sa mga Amerikano at iginiit ang pagsuko ng mga Pilipino. December 1899, nang atasan ng tumatakas na si Aguinaldo si Del Pilar, naharangin ang mga humahabol na mga sundalong Amerikano. Kasama ang 60 sundalo, pumuesto si Del Pilar at ang kanyang puwersa sa Tirad Pass, Concepcion, Ilocos Sur. At noong December 2, 1899, naganap ang inkwentro ng mga sundalong Pilipino at may 300 Amerikano sa pamumuno ni Major Peyton March. Dahil sa dami ng mga kalaban, namatay si Del Pilar sa pagtatanggol sa Tirad Pass, kasama ang 52 nitong sundalo. Bilang pagkilala at pagunita sa kabayanihan ni Del Pilar, ipinangalan dito ang Fort Del Pilar, tahanan ng Philippine Military Academy sa Baguio, at maging ang ilang mga paaralan sa elementarya at high school sa iba't ibang dako ng bansa. Ang bayan ng Concepcion kung saan matatagpuan ang Tirad Pass sa Ilocos Sur, ipinangalan din sa kanya. Ang isang barkong pandigma ng Philippine Navy na BRP Gregorio Del Pilar ay ipinangalan din sa kanya. Sofia Ocult, Eagle News.